Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon. Magandang hapon, Visayas. At magandang hapon, Mindanao. Araw ng Biyernes ngayon, huling araw ng pasukan ng Linggo. Araw ng Biyernes sa buwan ng April 30 ho, 2021. Hoy, katapusan ngayon ng Abril ho, sa buwan ng Abril. Bukas ho, Mayo na. At bukas ho, May 1, Labor Day ho yan. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga kababayang OFW, Overseas Filipino Workers. Magandang hapon sa inyo. At magandang hapon na rin sa aking pong kaibigan, Bossing Junard Carolino. Nandiyan siya ngayon upang panoorin tayo sa ating palatuntunan. Magandang hapon, Bossing Junard Carolino. Ingat ho kayo. Ang ating mga buhay na bayani, magandang hapon sa inyo kung anuman oras kayo naroon sa inyong iba't ibang mga bansa. Magandang hapon, DTS, Duterte True Supporters. Magandang hapon sa inyong lahat. At magandang hapon din sa Mega Manila o Metro Manila. Lalo na ho dito sa Caloocan City at sa Valenzuela City. Magandang hapon kay Froilan Ayakil. Sir Froilan, magandang hapon sa inyo at mag-ingat kayo palagi, sir, kung saan man kayo naroroon ngayon. Sir Froilan Ayakil. May mga dati itong taga-Siso, Sir Junard Carolino, Sir Froilan Ayakil, no? At ang inyong lingkod din, galing din ho sa Siso. Siso International Incorporated. Sabi ho ni Bossing Junard Carolino, Sergio, stay safe. Ganon din ho sa inyo, sir. Mga bossing ko. Sabi ni Sir Froilan Ayakil, magandang hapon, Kuya Joe. Ganon din ho sa inyo, sir. At ang ganda naman ho ng inyong pong profile picture. Stay safe, Sir Froilan Ayakil at Sir Junard Carolino. Ay, mayong hapon sa tanang taga-Visayas, Mindanao. Diyos maray na hapon, mga Bigolanos. At dyan ho sa probinsya ng Mindoro, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ay, magandang hapon sa inyo. At dyan naman ho sa lugar na aking kaibigan, si Congressman Madrona ng Romblon, ha. Magandang hapon ho sa inyo. At yung pong board member ho ng Pangasinan, ang kaibigan ko si Doktor Rosario, board member ho ng Pangasinan. Magandang hapon ho sa inyo. At yun pong Colonel Dizon ho, Colonel Dizon dyan ho sa La Union, Region 1 ho yan, na-assign siya ngayon, galing ho ng Samar, Provincial Director. Ngayon ho, nandiyan ho sa Region 1. Magandang hapon din ho sa aking pong primo, Primo GC Lunas. Mas maraming hapon sa iyo, primo. Ay, magandang hapon din ho sa mga taga Quezon City, lalo mga kumpari ko dyan. Magandang hapon ho sa inyo. Mag-ingat kayo palagi, ha, mga parigoy. Naku, magandang hapon din ho sa aking pong mga kaibigan, ha, mga kamag-anakan ko dyan sa San Miguel, Bulacan, lalo na ho sa Santa Ynez, Barangay Santa Ynez, San Miguel, Bulacan. Tumawag ho kanina at nais ho nila ako papasyalin doon. Sabi niya ho sa akin, naku, mahirap ho sa Maynila ngayon. Sinabi mo pa. Pagkala ho ka talagang sapat ho na pera ho rito, mahirap ho ang buhay dito sa Metro Manila. Maganda lamang ho dito yung mga kumikita ho sa panahon ng pandemya. Kumikita ho sa panahon ng COVID at marami hong sasangayon dyan sa akin. Pag sinabi ko ho yan na kumikita ho sila sa panahon ng COVID, at sasabihin nila tama ho kayo dyan. Ito, magandang hapon din ho sa isang opisyaliso ng DTS, Ma'am LV Astino Carcalias. Magandang hapon ho sa inyo, ma'am. Mag-ingat ho kayo palagi. At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, happy, happy birthday ho sa inyong lahat. At sa aking pong kaibigan na taga Pampanga, Romy Santos, pare, happy, happy birthday. CCN News reporter,
ng Pampanga. Ito sabi ni Ma'am Elvia Astilo, maayos, maayong hapon, Sir Jojo. God bless po. Ingat po kayo lagi, sir. Thank you so much. At sa akin pong ito, kasamahan din ng Duterte True Supporters, Sir Orlando Astilio, mga opisyalis ko ito. Magandang hapon sa inyo. Mag-ingat po kayo kung saan makayo naroon ngayon. Ingat-ingat at may hapon sa inyo sa mga taga-Bisayas dyan, ha. Mga taga-Sibo, may hapon sa inyong tanan. Ayan, oh, hindi daw saray sa wikang mga banya. Okay, maraming salamat. Magandang hapon din ho sa aking mga kasamahan, ha, sa programang Huli Ka ni Jojo Sibyal. Maraming salamat sa inyo. Jojo Sibyal po ang inyong lingkod sa hapon na ito. Ha, para ho sa aking palatuntunan, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Dito lamang ho sa aking Facebook Live, Jojo Sibyal, at maging sa aking YouTube channel, Jojo Sibyal TV. Ay, maraming salamat sa aking kapatid na aking misis, si Johnson, sa paggawa ho niya ng mga picture o background ko sa likod. Sabi ho ni Sir Orlando Astilio, Sir Jojo, magandang hapon po sa iyo, sir, at sa iyong programa, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Mayong hapon sa inyo, sir, dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share para aking palatuntunan. Thank you so much sa inyo. At ngayong hapon, no, pasadahan ko lamang ho itong sinabi po ng ating Pangulong Duterte, no, na sabi ho ni Pangulong Duterte, nagpasaring sa mga organizer ng community pantry, mga organizer, ikinalulungkot ang pahayag ng Pangulo. Alam nyo, totoo lamang ho, may tama naman din ho ang ating Pangulo ho doon, kayo ho mga organizer ho ng pantry, alam ko po na para sa kabutihan ng inyo pong ginagawa. Magandang hapon ho kay Rosenda Mahinay Tolorio. Magandang hapon po sa inyo. Mayong hapon, sad sir, Jojo, sabi ni Rosinda Mahinay Tolorio. Ito, basahin ko lamang. Huli ka, thank you so much. Salamat po sir, sabi ni LV Astilo. Pakibati naman po sa aking panganay na anak, sir, bukas po, birthday niya po. May one, ang ganda naman ho ng birthday ng anak niyo, Ma'am LV Astilo Carcalias. Labor day ho, wala po. Kasi kayo bukas, sir, kaya ngayon na lang po babatiin ang panganay ko. Salamat po, sir. Thank you so much, ma'am, ha. Happy birthday sa panganay ho ni Ma'am LV Astilo Carcalias po, ha. Patugtugan lamang ho natin ang birthday song ito. Happy birthday po, happy birthday. Ayan, ma'am, happy birthday ho sa anak po ni Ma'am LV Astilo Carcalias ho. Magandang hapon at happy birthday ho sa inyo. At magandang hapon din ho sa aking pong idol, ha. Kumari Jovi D. Guzman. Yes, parikoy, ayos. Thank you so much ho. Ma'am Jovi D. Guzman, isa hong broadcaster ho yan. Na may programa ho sa istasyon ng DWBL at iba pang mga istasyon. Sabi ho ni Ma'am LV Astilo Carcalias, JB Mayor Mita po, sir. Okay? Happy birthday ho kay JB Mayor Mita ho. At you're number one. Thank you so much, Ma'am LV. Bayan kong sinilangan. Ito sabi ho ni Rodelio Sumingit ho. Magandang hapon, Boss Jojo. Thank you so much ho, ha. Bossing Rodelio Sumingit.
Sumingit ba? Paano ba ma-pronounce ito, ha? Kasamahan ko yan sa huli ka. At ito, isa ko pang kasamahan sa huli ka, Benjamin Delisan. Good afternoon po, Boss Jojo. Thank you so much, sabi ni Orlando Astilio, Sir Samuel Boyet Anticamara, at sa lahat pong umangat po, ha, sandali lang po, ha. Lahat po, mga officers ng Duterte Trust Supporters Worldwide, magandang hapon po, at sa lahat pong mga worldwide members, mabuhay po. Thank you so much, Ma'am LB Astilio Carcales, maraming salamat po sa inyo. I salute you. Okay, yun nga po, sabi ko kanina, ito hong pagsasagawa ho ng community pantry. Ito ho'y isa hong magandang gawain ng ilan pong mga individual, privado, organisasyon para ho mamigay ng tulong sa ating mga kababayan na sadya ho talagang mahirap, pinakapuso sa kanila hong pang-araw-araw na isang katulad ko din. Maraming maraming salamat at ang aking kong mga kaibigan ho dyan sa San Miguel, Bulacan. Si Saf John Dipalobos. Si Police, magandang hapon sa inyo. At yung aking pong kaibigan po, na si Bayaw Tingga. Magandang hapon sa inyo. At ito nga, dahil nga ho talaga sa sitwasyon natin sa pandemya, marami yung nagsilabasan ho ng mga community pantry. Wala naman hong masama doon para tumulong ho tayo sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya na kailangan. Pero ang panawagan lamang ho, ang pakiusap lamang ho ng gobyerno natin, lalo na po ng ating Pangulo, abay sundin ho ninyo ang health protocols. No, kapag ho kayo namigay ng tulong, siyempre makipag-coordinate ho kayo sa inyo po sa mga local government units, ha, sa Office of the Mayor, maging ho sa mga barangay kung saan po kayo na naroon. Ha? Dahil para po matulungan din ho kayo. Alam ko na mayroon din ho kayong mga kasama na para ho para ho maging katuwang ho din ninyo, no, isaayos po ang mga pila ho para sa pamimigay. Pero dapat ho sana ay coordinated ho kayo para ho masunod ho natin. Tingnan ho niyo nung nangyari ho kay Miss Angeloxin, no, ha, oh, yung nangyari sa kanya, di ba? Kaya kayo naman hong namimigay ho, tingnan ho ninyo ng mabuti, ano? Kung hanggang ilan ho ang kaya nyong ipamimigay sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya para po yung kanila hong pagpipila ho, ay hindi ho sila malagay sa alanganin at kailangan ho mayroon hong observe social at physical distancing at magsuot ho ng face mask at face shield. Nakita naman ho ninyo sa bansang India ho, kung inyo pong alam ho ninyo ang balitang yan. Tingnan ho ninyo ang sitwasyon sa bansang India. Napakatindi ho ang paglubo ho na kanila hong COVID-19 cases. Bakit ka mo? Nagkaroon ho sa kanila ng eleksyon. Tama ba ako? At yung mga birthday party, lahat ng mga kasalan, di ba? Kumpiyansa ho sila. Samantalang ho, sila ho yung gumagawa ng ivermectin, no? At sila din ho, nakagawa na rin ho sila, mayroon na rin ho silang isa pong bakuna. Nakalimutan ko lamang ho yung pangalan ng bakuna, ha? So madalit sabi ho, kahit ho sila ay may bakuna, baka naman ho siguro hindi rin ho sila nagpapabakuna, no? Kailangan ho talaga kung para sa protection ho natin. Abay, magpabakuna ho tayo. Para ho naman di ba, para sa ating kaligtasan ho yan. Hindi naman ho kailangan ho natin magpapasarap pa ho ngayon, eh. Edwin Hausian, aking kasamahan dyan sa San Jose Del Monte City, Bulacan. Magandang hapon ho sa inyo. Oh, yung mga taga Tracy Martiris Cavite, ha. Naghihintay ho sila. Maraming thank you sa inyo. Sobrang thank you ho. Magkita-kita ho tayo. At sunod na linggo, kinausap ho ako dyan ho sa San Miguel, Santa Inés, San Miguel, Bulacan. Huwag kayong mag-alala, darating ho ako. Pag sinabi ko ho, ginagawa ko yan. Pero siyempre ho, mag-ingat ho tayo sa ating biyahe, no? Sumunod pa rin ho tayo sa tinatawag hong mga dito ho sa NCR Plus Bubble, no? Hanggang May 14 ho, itong MECQ. Sabi nga ng Pangulo, iba yung Modified Enhanced Community Quarantine, iba yung Modified General Community Quarantine. Pero sana, Pangulo, ha, pakiabisuhan ho ang IATF.
na hindi lamang ho nasa MGCQ na ho, ay maging kampante ho ng iba't ibang mga barangay, bayan, siyudad, probinsya ho. Lalo na po itong mga party ho, yung di ba, yung may mga disco club, no? KTV bar, mga restaurant ho na hindi ho nasa open air, no? Hindi, yung alam mo na yung iba ho kasi yung kulub kayo eh, nasa loob eh. Dahil siyempre ho, habang umiinom, tumatagay ho, ang mga kapatid, kapuso, kapamilya natin, mga manginginom, ay tanggal na ang face mask doon. Siyempre ho, yung aircon, no? Yung hangin ho, paikot-ikot lamang ho doon. Okay, magandang hapon ho kay Ma'am Ginaline Kabatingan. Watching ho siya ngayon. Sabi niya sa akin, magandang hapon po Sir Jojo at sa inyong programa, God bless, watching from Dubai. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat ng mga nasa Dubai. Lalong-lalo na ho kay Ma'am Ginaline Kabatingan, isa hong opisyalis ng DTS Duterte True Supporters. Kung nakita ho ninyo ma'am, yan yung picture ni Sir Samuel Boyet Antigamara. Kasama po ang Pangulo ng Bansa, ha, sa Duterte True Supporters. At yan, makita ho ninyo yung mga background ho dyan. No? Nandyan din ho kayo ang ilang opisyalis ng DTS. No? Hindi lang ho, ako naabutan kaagad ni Press Raulito Montera ng mga bagong picture. Alam ko yung mga membro ho natin. Hayaan nyo po sa sunod ho na pagkakataon. Isama ko kayo dito at makita rin ho kayo habang ako nagpe-Facebook live, ano? Ito ha, basahin ko lamang ho itong sinabi ho ni Ma'am LB Astilo. Karkalya sir, pabati naman po sa Kabulihan, Tubigon, Bohol sa mga kamag-anakan ko, Sir Astilio, Rua, Karkalyas, Mayor Mita at Tugib family. Maraming salamat po. Abay, kamag-anak pala ho ninyo si ano ha? Si Pangulong Duterte, Rua. Magandang hapon ho kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Stay safe ho, Pangulo. Lalo na ho kay Miura Inday Sara Duterte Carpio. Magandang hapon ho. Yan ho ang mayor ho ng Davao City. Maying hapon ho sa inyo, Miura, at maying hapon ho sa inyo, Pangulong Duterte. Ayan ho, Duterte True Supporters, yan po sa likod ko. Patas balita, magandang hapon. Ito ho, DepEd ho, magsasagawa ng pag-aaral para matukoy ang epekto o visa ng iba't ibang learning delivery modalities sa edukasyon ng mga estudyante. Medyo overtime na ho itong ating mga guro, ha? Lagpas-lagpas na rin ho sila. Sabi ho ni Ma'am LB Astilio, Astilo Carcalias, salute yo. Thank you so much ho, Ma'am. Maraming salamat sa inyo. At sa linggo, ha, sana matuloy ho kami. Ipag-pray nyo kami na kami ho ni partner Samuel Boyet Antigamara. Matuloy po aming palatuntunan alas 4 ho ng hapon hanggang alas 5:30. Araw ho ng linggo yan. Para mapakinggan ko naman ho ang boses ho ng aking partner Samuel Boyet Antigamara. Duterte diehard supporters. Vlogger Naguya, Japan. Ito sabi ni Sir Orlando Estila, Sir, batiin ko lang po ang mga Caldera family at Pipito family, sina Beverly, Jansin, Cindy Pink, Vinil dyan sa Fabia, Iloilo City, ng magandang hapon po. God bless. Thank you so much. Thank you so much, Sir Orlando Astilio. At malabo, Joe, yung camera mo. Ganun ba? Sige po. Salamat. Sabi ni Patas Balita, malabo daw. Okay, thank you. Siguro yung background ko malabo, ano? Okay, pag-usapan ho natin ito pong, yun nga, nagpasaring ang Pangulo ng ating bansa, no? Dito sa community pantry, ho. Na sana naman ho ang mga organizer, ho, ay sumunod naman ho kayo, makikisama din ho kayo, makipag-coordinate ho kayo sa mga barangay official, para yung ating mga barangay official ay hindi naman ho magbukhang tanga pagdating ho sa mga problema. Diba? Pag may problema, lagi ho ninyong naisisi ho ito sa mga barangay official at maging sa LGUs. No? Lalo na ho sa gobyerno. No? Ito, God PM Kabayan, Aqua. Aqua, uminom din ng ako. Uminom din ng Ivermectin. Kasi nagpositive ako hanggang May 5 pa. Quarantine ko hanggang ngayon. Wala pa ayuda dito sa Griseville, Sydney, Bulacan. Ano to, San Jose Del Monte City, Bulacan? May problema siguro talaga dyan sa inyong lugar.
Yan din ho nung nakaraan ng ano? Ah, yun yung sinasabi ho na, oy, ma'am, Dayang, very silan, magandang hapon sa inyo. Sabi ni Patas Balita, yes, okay na. Maraming maraming salamat ho, ha, Patas Balita. Ah, naalala ho ninyo yung pong kumukuha ho ng ayuda, ha? Binibigyan ho sila at pinapapirma pa para hindi na raw sila magre-reklamo. Sa pagkakaintindi ko, San Jose Del Monte din ho ito eh. Ah, yun din ho problema ho. Ah, sa issue ng lugaw, ah, San Jose Del Monte din ho yan. Mukhang top-notcher ito. Ay, magandang hapon po sa aking kasamahan sa GPTE Caloocan, Ma'am Roseline Villasenor. Opisyalis ho ito ng GPTE Caloocan. Diyan ho sa Santa Quiteria Elementary School. Ay, Ma'am, sa Monday ho, ha, tulungan po natin ang ating kapwa magulang. Ha. I-assist ho natin. Dahil magbibigay ho ang ating pong ang butihing mayor ho ng Caloocan, si Mayor Oscar Uka Malapitan at si Congressman Along Malapitan ng mga regalo ho para sa mga magulang, no? Ng mga mag-aaral dito ho sa Santa Quiteria Elementary School. At maraming salamat din ho sa ating pong mga guro, no? Sa ating mga teachers, sa kapwa natin magulang, kapwa parents ho, mga opisyalis din ho, maraming salamat ho sa inyo. At higit sa lahat ho, kay Ma'am Principal Doktora Delia Martin. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga inisyatibo ho ninyong ginawa at sa pagkakaalam ko po, ha, grand slam ho ang Santa Quiteria Elementary School doon po sa ating Zumustahan. Abay, may nabasa ho ako doon sa mga comment po ng aking kapwa magulang. Hindi na ho sila nakasama sa ang pangalan ho nila. Pasensya na po, malabo ho talaga, di ko mabasa. Hayaan nyo po sa Monday ho, makikita ho natin yan ha. Ito, basahin ko lamang ho ito ha. Sabi ho ni Ma'am Dayang Virisilan, good afternoon din po, National Advisor Sir Jojo, watching from Kuwait. Oy, magandang hapon ho, magandang hapon ho, magandang araw ho, ano man ang oras ho ninyo dyan sa bansang Kuwait, maganda. Magandang mapagpalang araw ho sa inyo. Ma'am Dayang Virisilan. Sabi ho ni Ma'am Roseline Villasenor, opo pres, mag-assist po tayo sa Monday. Thank you so much po kay Mayor Oka Malapitan at Ma'am Delia Martin. Binuo ko na lamang. Sabi niya, Ma'am Delia, binuo ko na po. God PM pres, sabi ho ni Ma'am Roseline Villasenor. Thank you. Okay, balik ko tayo dito sa community pantry ho. Ang aking pong pakiusap, katulad ng pakiusap po ng ating Pangulo. Kaya nga nagpasaring ko ang Pangulo ng Bansa eh. Ha? Nagpaparinig ko eh. Dahil ayaw ko kasi ninyo eh. Ayaw nyo sumunod. Ha? Ito, magandang hapon kay Ma'am Zomyang Nutaok. Naku, hindi natuloy nanood sa akin yung isa kong viewers. Good afternoon, Bossing Joe. Ma'am Zomyang Nutaok, magandang hapon sa inyo. Sabi ho ni Ma'am Ginalin Kabatingan, Sir Jojo, pabati naman po sa lahat ng kasama natin sa Duterte True Supporters Worldwide, lalong-lalo na po sa inyong dalawa ni Sir Samuel Boyet Antigamara at sa lahat ng officers at members, magandang hapon po sa inyong lahat. Buuhin natin pagbasa, no? Maraming salamat po, Sir Jojo. Ay, congratulations ho sa bagong mga Board of Directors ho ng Duterte True Supporters Worldwide. Sana ho magampanan ninyo na mabuti at maayos, medyo may kabigatan po ang inyong posisyon. Mga kapatid, kapuso, kapamilya, kung kayo man po ay nanonood sa aking programa, manood po kayo upang ma-update po kayo sa aking po mga sasabihin at sasabihin ni partner Samuel Boyet Antigamara. Siyempre ho, bumubulong sa amin si Pres Raulito. Sir, ito yung sabihin nyo. Hoy, maraming thank you, Sir Orlando Astilio. Sir, batiin ko po ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, Mayura Inday Sara Duterte Carpio, na magandang hapon po. Tuloy ang laban. God bless. Salamat po ng marami. Hoy, ang aking bossing ho, si Elvis William Rusula. Magandang hapon po sa inyo, bossing Elvis William Rusula. Ako po'y pupunta sana ng Cavite bukas, ha, bossing Elvis William Rusula. Kaso, may bitbito akong manok na native. Paano ako makakataan sa inyo? Ha, Sir Elvis William Rusula. Gusto ko sana dumaan para makita kita dahil medyo may katagalan na ho, di tayo nagkikita. Eh, kaso nga lang, baka maisturbo kayo sa akin. No? Maraming maraming salamat at ako naman eh, bahala na ang Panginoon. Okay, balik ko tayo sa community pantry ha. Mukhang napako ako rito sa community pantry ha. Ito, may umangat na naman mensahe ni, ano, ni Bigo ka, bago ka mabigyan ng ayuda, kuha ka muna ng barangay clearance. Ito, basahin natin ang mabuti ito. Barangay clearance o sidula. Bayad ka ng 80 pesos tapos nagbayad ka na, wala naman ayudang manluloko na barangay.
Sabi ni Sir Pata sa balita, kukuha ka ng sidula o barangay certificate o resident certificate o sa barangay, magbabayad ka ng 80 pesos, tapos nung kumuha ka ng ayuda, yala namang ayuda. Anong barangay yan, Sir Pata sa balita? Pero sabi ho ng Metro Manila Development Authority Chairman ho, siya daw ho eh sumasaludo ho ha, sa lahat ng mga mayors ho, at barangay dito sa Metro Manila. Hindi ho ba alam ni Chairman Abalos na nagkagulo-gulo din yung iba? Nagkaroon din ng problema. Siguro normal lang ho sa kanila yun yung magka-problema ho sa bigayan ng ayuda. Kasi ho, masaya-masaya daw siya, halos 80%, 90% ha, ang kanya hong trust rating ho sa pamamahagi ng ayuda. Sige. Eh, yan ang pananaw at paniwala ni MMDA Chairman. Oh. Magandang hapon ho, sa MMDA Chairman na dating mayor ho ng Mandaluyong City. Binhor Abalos, Sir, magandang hapon. Magandang hapon din ho kay Bossing George Foriscal Salazar. Watching ho siya. Magandang hapon ho sa inyo. Ito, sabi ho ni Kabayan, baka ano ba ito? Pinatutubo pa ang pera sa bangko para malaki tubo, para malaki mabubulsa ng mayor dito. Magagalit si Mayor Obisay yan. At yung kanya pong city administrator, oh, magaling yan, magaling sumagot, maayos sumagot. Oh. Ito din, oh, kababahe, kalugar mo rin ito. Ha? Edwin House yan, ito po si kamag-anak ko, si Ricardo Abanto Sibial. Ha? Si Bossing Ricardo Abanto Sibial. Hindi ko alam kung nakakuha na rin ito ng ayuda dyan sa lugar ho nila. O baka naman ikaw lang kabayan ko, Edwin Ocean. Dahil alam ho nila siguro marami kang pera. Okay. Sige, iwanan natin yung community pantry ho. At nakita nyo, pangiti-ngiti lamang ho tayo kahit may problema no. Kahit marami tayong inaharap na mga pagsubok sa buhay. Ngiti lamang ho, tawanan lamang ho natin ang ating problema. Ganun lang ho ang buhay eh. Tuloy lamang ho ang agos, ang daloy ho ng ating buhay. Tuloy lang ho ang laban, ha? Sabi nga ho ng iba eh, hanggang kailan kaya itong pandemya? Sabi naman ho ni paring Romy Santos, Lord, tulungan mo ako, sabi niya, sa kanya pong birthday wish. Sana mawala na itong COVID-19 dahil medyo nahirapan na rin ho talaga ang mga kalugar ho niya at maging ho dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo na, di ba? At hindi ho talaga biro itong naranasan ho natin, no? Ayan o, mga adik sa pera, huling-huli na yung mga kawatan. Hoy, nagalit ho ha. Kung napanood ninyo yung mensahe ho ni General Parladi ho, ha? Siya ho ang head ho ng NTF LCAC. Sabi niya, baka kayo ang kawatan, hindi ako. Ni kunting kusing ng pera. Wala akong tinanggap sa pagiging kong dagdag lamang sa trabaho ko yan. Sabi ho ni General Parladi. Paano kasi? Tinitira siya ng mga ilang senador dahil sa red tagging. Ito naman no, daw, sabi ni General Parladi, ito daw ang mga media, ginagawan daw ng na minimiscot daw yung kanya pong mga statement. Talaga naman kayo mga media, oh. Sabi ni Zomyang Notaok, Ma'am Zomyang, pa shoutout sa lahat ng CECG Guardians at sa Pafrita. Ha? Magandang hapon no, sa lahat ng CECG Guardians at sa pa Frita. Galing ho yan kay Ma'am Sumyang Notaok. Ah, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Sabi naman ni Good PM Pinsan, good work. Thank you so much, ah. Ricardo Abanto Sibial, nakaabot pa pala ako. Opo, alas 4 hanggang alas 5 po tayo, Ma'am Sumyang Notaok. Thank you so much, ah. At lalo na po, Ma'am, sa inyo pong pag-share ng aking palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo. Talagang thank you sa lahat po kayong nag-share, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-comment, nag-like, nagbigay ng puso, thank you so much sa inyo. At huwag nyo kalimutan, no, ha, isubscribe po ninyo ang aking YouTube channel, ha. YouTube channel ko, Jojo Sibial. Dagdagan lamang ho nyo ng TV, litrang TV. Ha, subscribe po ninyo para ho dumami po aking subscribers. Ha, siyempre ho, pag pinanood nyo ako, sinare ninyo, mapanood ho lang ilan nyo mga kaibigan. Ha, maraming salamat, ho. At ito ho, sabi ni Elvis William Brusula, maaga na pala, idol, ang huli ka. Opo. Binalik ko sa alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa gabi ho, mayroon akong inaasikaso.
Katulad kagabi ho, ha, meron nung nagminsay sa akin, kanina lamang ho, isang abroad ho, OFW ho. Sabi ho ni Joel Lacandula, dapat lang na supalpalin ang mga senador na kontra sa pagbabago. Ayun ang sinasabi ko, Sir Joel Lacandula. Good PM, Sir Jojo. Mabuhay. Thank you so much, ha. Dahil nga po kanina ho, meron nung nag-message sa akin na nangutang daw sa kanya. Isang OFW ito, sabi niya, pare, baka pwede namang i-anunsyo nyo sa programa nyo, sa radyo, sabi niya sa akin. Yung pong nangutang sa akin, hindi nagbabayad. Sabi ko, hindi natin pwedeng pangalanan. Kaya ikaw, kung sino ka mang nangutang, pero paano mare, pandemya ngayon eh. Kaya siguro hindi nakapagbayad dahil nahirapan din ho, di ba? Kaya mare, mag-ingat-ingat sa pagpautang. Dahil baka marinig ng barangay. At isa pa, may tumawag din sa akin kagabi. Duterte supporters din siya, pero hindi siya membro ng Duterte True Supporters. Maraming salamat to kay Ma'am Ginaline Kabatingan. Ni-refer siya sa akin. Isa ho siyang empleyado na naging tapat sa kanyang pagiging empleyado ng gobyerno. Mayroon ho siyang isiniwalat ho ng mga istorya, no? Katotohanang istorya. Ang nangyari ho, sinibak ho siya sa pwesto. Nasira o nawala ho ang kanyang napakahabang panahon na naging empleyado ng gobyerno. Sa isang idlap dahil napag-initan ho ng mga mataas na opisyal. Sabi ko nga sa kanya, alam niyo ang corruption sa gobyerno, para ho yung octopus, ito yung ulo ng octopus. Kinurot mo yung galamay niya, hindi mo alam ang daming galamay niya, siyam o higit pa. Eh pagdating sa ulo, yan ho ang problema sa bansa natin. Diba? Yun ang mabigat ho doon. At mayroon na ho siyang nilapitan. Sana po ito pong Civil Service Commission. Tama ba ako? Civil Service Commission yung sinabi ho nito. Ay maaksyonan ang kanyang problema. Naawa din ako doon sa taong yun. Saka ko na lamang pangalanan nito. Kapag nagka-ayos din kami nagkausap. Dapat kanina tawagan ko sana siya. Medyo busy ako. Naawa ako sa mga ganyan. No? Ginawa hong kasangkapan para maging testigo, witness ho, sa mga katiwalayan sa gobyerno. Pero ito ho ang nangyari sa kanya na walang pa ng hanap buhay yung tao ho, naging tapat sa kanyang tungkulin. Naging tapat sa bansang Pilipinas. Naging tapat sa gobyerno. Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir, Pangulo. Tulungan niyo po, marami pa lang mga ganitong sitwasyon ho, sa inyo pong administrasyon. Marami hong yung pera kasi niyan, ha? Pera na 'yan. Dapat isauli ho sa Treasury Office 'yan, ha? Basahin muna natin 'to, baka lumundag na naman ito. Ano ba ito, ha? Basahin muna natin, ha. Baka lumundag eh. Sorry ha, sorry. Orlando Astilio, sir, batiin. Sir, batiin ko po ang lahat ng mga Board of Directors ng Duterte True Supporters Worldwide na congrats po at magandang hapon po, mabuhay po kayo. Yan po ang sinabi po ni Sir Orlando Astil. Ito naman, dapat po Senado ang tanggalan ng pondo, puro lang naman hearing, wala namang nangyayari. Okay, salamat po, totoo po yan. Ito naman ang sabi ni Sir Joel Lacandula, siner na ho, maraming salamat sa inyo, Sir Joel Lacandula. Good PM po sa lahat ng nagmamahal Duterte True Supporters Worldwide. Okay, maraming salamat. Magandang hapon muli sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa 7,000 mahigit isang daang isla. Nationwide. Lalo na ho sa mga katuwang ng ating Pangulo. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay kayo. Tuloy lamang ho sa inyo pong pagtatrabaho. Tuloy lamang ho sa inyo pong paglilingkod. Tuloy lamang ho sa inyo pong matapat na paglilingkod sa ating pong bansa. Narito lamang ho ang mamamayan ng bansang Pilipinas, ang mga kapatid, kapuso at kapamilya, para susuportahan ho kayo. Sabi nga ho ng ilan ho, dapat daw ho tanggalan ng pondo daw itong mga senador. Alam nyo, totoo lamang ho. Minsan ho, naging maganda rin ho ang kanila hong ginagawa. Ito pong mga hearing ho, pagdinig ho sa iba't ibang mga isyo. Pero ang aking pinagtataka ho, para ho wala hong nangyayari para sa akin. Parang nasasayang lamang ho ang pera dyan ho sa mga pinaggagawa ho nila. Kung kanilang itinulong pa yan, ibinili na ng bigas. No, yung pondong yan, bumili sila ng bigas. Bumili sila ng mga dilata, noodles. Ipinamigay nila sa mga mahirap na kailangan.
No? Siguro matutuwa pa ang taong bayan sa kanila. Tingnan ho ninyo, ha? Tingnan ho ninyo. Ha, ma'am Ginalin Kabatingan, nandyan po kayo. Magandang hapon sa inyo, ma'am Ginalin Kabatingan. Maraming salamat, ma'am. Tumawag na po sa akin yung pong inyo pong nirefer sa akin. Medyo mabigat po ang kanyang problema. Dapat talaga madiin, ha? Ibig sabihin, no, talagang kailangan ho, ha? Sobra, ibang klase ho talagang problema niya. Naaawa ako dun sa kausap ko. Ha? Ito, depedo ha? Ha, magsasagawa ng pag-aral para matukoy ang epekto o visa ng iba't ibang learning delivery. Sige, tignan ninyo. Pag-aralan nyo mabuti. DepEd, pag-aralan ninyo. Sabi sir, pag may time kayo, ikot-ikot din kayo sa mga paaralan. Kahit sarado, dibuksan ho ninyo. Puro kayo zoomustahan. Mga frontliners din kayo eh. Di ba? Bossing Elvis William Brusula. Ano kayong mag-alala? May budget to kayo sa gasolina, may budget to kayo sa pagkain. Ha? Mayroon din kayong libreng sasakyan. Ha? Frontliners din kayo. Abay, maglibot kayo sa mga paralan para makita ho ninyo ang iba't ibang mga problema ng bawat paralan. Huwag lamang ho pag ganun ganun sa upuan. Ho. Yung mga, alam mo na, ipakuya-kuya-kuya ka sa upuan mo. Napakasarap. Malawig pa. Ito, electric pan lamang gamit ko dito. Hindi na ako nag-aircon at mahal ang kuryente. Saka na lamang, hein, sabi, di ba, Sir Patas Balita, saka na lamang, pagka medyo kumita na kami ni Sir Patas Balita. Ito, sabi ni Sir Patas Balita, mabuti pa DOH at DFA. Ha? Baka FDA siguro ito. At taong gobyerno, kumikita dahil tuloy-tuloy ang kanilang pasok. Paano na yung iba wala trabaho, patayin nila sa gutom. Grabe na ho ang mga damdamin ho ng ating mga kababayan. Totoo naman ho itong sinabi ni Sir Patas Balita. Hindi obyero talaga, yung mga empleyado ng gobyerno, kaya nga mapalad doon sila, dahil nga po sila ituloy-tuloy ang kanilang sweldo, kahit hindi sila pumapasok sa kanilang trabaho, skeletal force sila, kapalaran ho nila yan eh. Swerte ho nila yan dahil sila yung naging empleyado ho ng gobyerno. Wala ho tayong magawa, talagang ganyan ang buhay, tayo naman nasa privado, ito ho tayong buhay natin. Kaya, tandaan ho ninyo, sabi nga po ni Nasirang Ernie Baron, yan ay wither-wither lang. Sabi naman ni dating Pangulo na si Mayor Joseph Ejercito Estrada, ha? Wither-wither lang. Wither-wither lang ba eh? Diba? Ala, sige. Ito. Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit nilinaw na wala pang nagpo-positibo sa COVID-19 sa mga nagtungo sa community pantry ni Miss Angel Locsin. Uy, kawawa din ho, no? Tama nga naman, mayroon din ho kunting napupuna ho, ha? Kay Miss Angel Locsin. Ay, pinagtanggol kita nung una, pero ngayon naman, sasabihin ko naman ho ang inyo pong, hindi naman ho ito malaking kamalian, pero may kamalian ka rin talaga. Dapat ho, kung alam ho talaga na hanggang dito lamang ho ang inyo pong ipamimigay, no? Sa mga tao, para sa iyong birthday gift, no? Dahil birthday ho ni Miss Angel yon, dapat ho inabiso, nagbigay kayo ng ticket ho, di ba, ng stub, no? Ito, magandang hapon ho, kay Edgar Pineda, Bossing, magandang hapon. Kanina ho, binanggit ko po inyong problema kanina. Maraming salamat, ha, Sir Edgar Pineda. At Mayra Bueno, ma'am, Mayra Bueno, magandang hapon. Diyos pa rin, hapon sa imo. Ginalin Kabatingan, naawa kasi rin ako sa kanya, Sir Jojo, nung sinabi niya sa akin, kaya naisip kita para matulungan siya. Maraming salamat, Sir Jojo. Yun nga po ma'am, ang problema po natin, nandito tayo sa ano eh. Ito pong pandemya na ito. Kaya sabi ko, napakasayang ho talaga eh, naabutan siya ng ganitong sitwasyon. Dahil kung hindi, sinamahan ko siya. At kinakausap ko yung mga dapat kausapin. Dahil kawawa itong tao na ito. No? Nagamit ho siya bilang instrumento para ho sa mga katiwalian ng ilang opisyalis ng gobyerno. Hindi lamang ho, ha, basta-basta opisyalis, matataas na opisyalis ng gobyerno. Diri mo, undersecretary. Di ba? Sa halip na ibalik na ho ang pera dun sa kaban ng bayan eh. Abay, pinagbiyak-biyak ba naman itong mga gagong ito? Di ba? Nakakaawa po ang ating Pangulo. No? Pilit, inaayos, tinutuwid. Di ba? Ito namang mga nasa paligid ho niya.
Nako, kawawa ko talaga. Anong dapat nito gawin nito sa mga ito? Siguro, pati, siguro ang maganda nito, no, dali ni Pangulong Duterte sa bansang Saudi Arabia, no, sa bansang Indonesia, dahil may mga penalty doon. No? Salamat po, Sir Jojo, sabi ho ni Edgar Pineda. Ah, dalawa ho ang aking pong kanina po may tumawag sa amin, nag-chat sa akin. Yun nga po, may nangutang daw sa kanya na 10,000. Kasabahan niya ang OFW. Eh, ang problema, hindi siya binabayaran. Eh, sabi ko naman sa kanya, ganun ho talagang buhay. Pandemya ngayon, baka hindi ayaw talaga magbayad. Di ba? At pangalawa ho, kausap ko kagabi naman, ito po si Sir Edgar Pineda. Hindi ko lamang ho siya nabalikan kanina kasi marami po akong pinaggagawa at inaayos po dito po sa akin pong maliit na studio, no? Ah, at siguro sana kung magkaroon ho ng sapat na panahon at pagkakataon, ay talakayin ko ito, itong problema ho niya. Gusto ko lamang ho ng kompleto hong dokumento para at least ho, di ba? Ito sabi ho ni Sir Edgar Pineda, Sir, sobrang salamat po talaga sa inyo, Sir Jojo. Ganon din ho, Sir, at sa totoo lamang, Sir, wala pa ho akong naitulong sa inyo. Nagpapasalamat ka na. At salamat na rin ho sa inyo pong pagtitiwala sa akin. Alam nyo, nung mapakinggan ko yung kanyang mga testimonya, yung kanyang mga sinasabi, parang gusto ko nang sumigaw at magwala. Almost 20 years ho, namasukan bilang empleyado ng gobyerno. Hindi ko muna pangalanan yung ahensya o departamento kung saan siya pumapasok. Dahil nasa malalim na investigasyon na ito, mahirap na itong panghimasukan. Pero kaya ko lamang nabanggit ho, na sabi nga itong mga ganitong sitwasyon. Kasi nga, hindi lamang ho siya, marami pa pong iba yan. Hindi lang po natin alam, marami pa pong iba na tumulong sa gobyerno. Nasa halip ho, mabigyan ho sila ng sapat na pagkakataon na sila ho'y maprotektahan ng ating gobyerno, ito pa ang kanilang dinaranas. Pero kung nalalaman ito ng ating Pangulo, tsako, napakaganda ho ng inyong pong katayuan, Sir Edgar Pineda. Ang problema ho, hindi alam yan ng ating Pangulo. Dahil yung inyong pong ginagawa ay pabor na pabor yan para sa Pangulo ng Bansa. Yung magsiwalat ka ng katiwalian, yan po ang gusto ng ating Pangulo. Dahil ang isa sa mga kanyang kinagalit, unang-una, gera kontra droga. Pangalawa, korupsyon at kahirapan. Yan ang kanya pong mga pinapangako sa atin. Ipinangako niya yan, ha? Hanggang sa siya'y nakaupo. Naabutan lamang ng pandemya. Nakita ho ninyo ang daming proyekto niyan. May pandemya pa yan, ha? Ha? Paano na kung walang pandemya? Di ngayon, world class, isa sa mga magagandang bansa na ang bansang Pilipinas. Diba? Okay, sige ho. At ito ho, ha? Ha? Ay, doon po sa mga pensioner, ha? Siguro matutuwa kayo ngayon sa akin pong babasahin. 20,000 one-time cash assistance para sa mga sa employees compensation pensioners dahil sa pandemya matatanggap, ha? Na simula sa Mayo o bukas. Ha, siyempre, holiday bukas at May 2, Linggo. Malamang ko sa May 3, magsisimula na ho yan, ayusin na lahat. Kaya kayong mga pensioner ho, ha, ang tawag ko sa inyo, employees compensation pensioners. Oy. Sige. Ha, ano ba ito? GSIs ba ito? Ha? Naku, hindi nakalagay rito. Pasensya na ho, ha. Aliwanagin ho natin ito. Baka magalit naman ho yung iba. Ha? At ito ho, ha, National Capital Region Police Office. Ha? Lalo na po sa aking kaibigan na si Police Major General Vicente Danao Jr. Sir, magandang hapon sa inyo. Ang NCRPO ho ay nakahanda na para sa posibleng mga aktibidad na isagawa ng labor groups kasabay ng paggunita sa araw ng paggawa bukas. No? Maraming salamat ho sa hanay ng kapulisan. Nandyan ho kayo palagi, ha, para po, ha, ha, para po, ha, alalayan, ha, ang mga itong sitwasyon. Okay, ha, happy Labor Day bukas. Sabi ho ni Edgar Pineda, kawawa po talaga ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Buti na lang po, Sir Jojo, merong katulad po, ha, ninyo, na maglabas ng katotohanan. Salamat po, Sir. Ako, Sir, totoo lamang ho, marami ho sa akin nagtatanong, ha, sabi ko, kung tayo ho'y matatakot sa katotohanan, wala ho'ng mangyari sa buhay natin. Kawawa ho yung mga katulad nating mga maralita. Wala na silang boses
sasabay pa tayo sa kanila na ayaw din nating magsalita sa mga katiwalian. Ha? Kaya nga sinabi ho ng Pangulo eh, paano ko kayo malalaman na kayo may problema? Kapag kayo ay may mga opisyalis ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, na mga tigas ang ulo, mayabang, arugante, magwala kayo, sabi ng Pangulo. Ewan ko kung napakinggan, napanood nyo yan, sinasabi ho niya. Para mag-viral yan, makikita ko at ipapatawag ko yan kung sino man yung abusadong. Ha? Dahil ang sabi nga ng Pangulo, ha? Kami ay inyong lamang utusan, di ba? Workers, ha? Ito sabi ni Ma'am Zumyang Notaok sa ano po yung pensioners bossing. Yan nga po Ma'am. Ah, malamang siguro GSIS ito, ha? Liwanagin ko po ito Ma'am, Ma'am Zumyang Notaok total. Ah, sa itong Mayo naman ito ha. Liwanagin ko po ito ha. Pasensya na po, hindi ko na buo pagkakuha ng aking pong ito pong aking pong kanang kaliwang kamay at kanang kamay, ha? Hindi ko na kumpleto. Pasensya na po ha, Ma'am Zumyang. Ah, Zumyang Notaok ha, pasensya na po. Eh, sabi naman ni Patas Balita, kailangan na natin Sergio magtayo ng mental hospital. Ha? Disorder dahil marami nang nasisiraan ang bait sa bansa ng dahil kay COVID-19. Totoo po yan. Ah, Sir Patas Balita. Alam niyo, totoo talaga hindi biro ho, ang ating po mga dinaranas po. Hindi ho talaga biro. Kaya tama rin ho ang Pangulo ng Bansa. Kaya nga ho ako, hinihikayat ko po ang lahat. Maging sino ka man, to whom it may concern, na lahat tayo dapat ay magpabakuna. Kaya kung yan ay himay-himayin sa Kongreso para gawing batas ang pagpabakuna, maging compulsory, ako ay walang magawa. Ako takot ako sa pag-injection, pero wala akong magawa. Susunod ako kung kinakailangan. Dahil para ho sa ating kaligtasan ho yan. At lagi ho ninyong tandaan, ilan na ho bang nabakunahan? Sinabi ho, meron ho, alam nyo ho kasi itong ating mga, itong ho nasa hanay ng media ho, radio, diyan, television, kasama na ang mga online news. Di ba? Isa lamang ho ang nalagas dahil sa pagbakuna. Ah, dahil sa bakuna, hina-highlight na ng gusto. Kaya nga galit na galit si Gerard Parladi. Kayo ho mga media, kayo lang naman ho ang gumagawa ho ng mga istorya. Ah? Ah? Na para ho, pag-usapan ng mga tao. Para ho, kaya nga, sabi nga ho ng iba eh, ginagamit lamang ho ang COVID-19 para panira ho sa Duterte administration. Meron nagsabi sa akin kahapon, tumawag, Sir Jojo, eh, wala naman hong problema eh. Masyado lang ho pinapalaki ho ng mga, di ba? Kailangan ko pa bang banggitin? Di ba? Isa lamang ho, tingnan nyo sa ibang bansa, ito, tingnan lamang ho ninyo, sa bansang China, sa Sinovac, di ba? Sabi ho nila, mahinang klase. Ano nangyari ngayon? Yung malakas, hina pala. Alam nyo, ang bawat bansa ho, may kanya-kanya ho silang talento at kategorya sa buhay. Naku, ang ganda naman ang forma nito niya, no? Ni Marvin Nalam. Nandiyan ho sa, yan ho, isa ho sa opisina ho ng Hulika. Dyan ho sa Cavite. Open air ho yan, kaya relax na relax. Ang sarap po masyal dyan, ha? Patas Balita. Ang sarap po dyan mag-tawag nito, yung maghapon, magtatambay ka, napaka-presko. Maraming punong kahoy ang nakapaligid dyan. Nasa sentro ho yan ng Cavite. Kung saan po, nandyan po ang Kapitulyo ng Cavite, di alam mo na kung saan po yung lugar na yan. Ang Kapitulyo ho, matatagpuan. Kapitulyo ng Cavite ho, matatagpuan sa Trisi Martiris City. Ito, magandang hapon po sa isa pong opisyalis ho ng Duterte True Supporters Worldwide, Sir Terso Trangia Tunakaw. Sir, mayong hapon. Sabi niya, magandang hapon po, Sir Jojo Sibial. Ganon din ho sa inyo, Sir Terso Trangia Tunakaw. Okay, ito ho ha. Sa Monday nga, pag-usapan nga natin ng to the max itong si General Parladi. Gusto ko po ang kanyang ginagawa. Dahil nga po, sabi nga niya kanina, sa aking napanood, no? Ako po'y nagre-response lamang dun sa mga tumatawag sa akin. Ang sabi niya, Sir, General, ito pong mga community pantry, mag-observe kayo, pagmasdan nyo, at gumamit kayo ng intelligence nyo, tingnan ho ninyo, namimigay ho sila
ng mga libre ho, ha? Na mga, ha? Tulong sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya na mahirap. Pero mayroon hong mga daladala silang mga flyers, may mga, di ba, pinamimigay na kontra ho, ha? Sa gobyerno, ano ibig sabihin noon? Kaya sana naman ho, kayo hong mga namimigay, ha? Ha? Nito hong, ano ba tawag nito? Ha? Diyan ho sa community pantry. Huwag naman ho yung haluan ng ibang klase ho. Mamigay na lang kayo ng tulong. Kung hindi ho nyo kayang, ha? Mamigay, na wala ho kayong personal intention, ay huwag na kayo mamigay. Di ba? Eh, linlangin pa ninyo yung mga tao. Bibigyan yung libre, tapos paglulukuhin ninyo. Mawalang galang. Ako po'y, di ba, naalala nyo nung una kong mga video, nung una kong program, di ba? Ha, mga nakaraang program. Ako po'y sumasaludo sa inyo. Pero paano nga hindi mag-alboroto itong ating mga empleyado, ating pong mga opisyalis ng gobyerno, katulad ng DILG, di ba? Ito na nga, ang Pangulo, nagpasaring na ho sa inyo dahil nga sa nakikita po sa inyo kung paano ho kayo mag-handle do ng mga ganitong mga sitwasyon. Dapat ho, coordinated kayo at saka kailangan ho, hindi kayo mamimigay ng mga flyers na para bang sinasabi ho ninyo na ano ba yan, di ba? Oto, magandang hapon ho sa aking partner ho, Samuel Boyet Anticamara, DDS Vlogger, Japan. Ha? Partner, magandang hapon ho sa inyo. Partner, ang nasa likod mo. Ayos. Hoy, salamat partner. Mabuti na lamang. Pero medyo hindi ganun kaliwanag partner. Pero nakita ko partner, yung mukha mo tsaka si Pangulong Duterte. Nakita mo partner yan? Yan naman partner, nandun ako sa isang police station. Ho. Binisita ko lamang ho, partner. Ho. Yan ang aking mga kasamahan. Yan ho, si Congressman Along Malapitan at ang Federation Officer ho, ng GPT na Caloocan. Yan ho, mga broadcaster kasama ko at ilan pong mga police, mga fire. Maraming picture ho yan, pero hindi ko na nailagay ang iba. Ha? Yan lamang ho partner, isa sa mga ginawa kong ano. Ayusin natin partner na mabuti ito. Ha? Mary Jane Sibial Quesa. Hoy, magandang hapon, lagi ho itong nanood sa akin, sa aking programa. Ha? Aking kabag-anak, Mary Jane Sibial. Kapangalan pa ng kapatid ko. Ha? Mary Jane Sibial Quesa, watching ho siya. Ito ha. In CRPO, handang-handa na ho sila, ha? Para sa okasyon bukas, ito pong Labor Day, ha? Ang paggugunita ho ng araw ho ng mga manggagawa. No, tayo lahat, puro manggagawa, kasama ang presidente. Manggagawa din ang ating Pangulo. Di ba? Kaya araw ho natin bukas lahat. Ito, sabi ho ni Ginalyn Kabatingan, mayong hapon po, Sir Sam. Ito, sabi naman ho ni Ma'am Marites Kanilang, ha? Hoy, bago lang ito sa akin, ha? Thank you so much, ma'am, ha? Marites Kanilang, tama ka dyan, sir. Dumadaan na sa politiko. Kahit nga ayuda, ginagamit na nila sa kanilang pagtakbo. Yun nga po, ma'am, eh. Nakakalungkot nga po, eh. No? At maraming salamat sa inyo, ma'am. Marites Kanilang, ha? Maraming salamat sa inyo. Ito, sabi naman ho ni ma'am, Zomyang Notaok, good afternoon, Bossing Samuel Boyet Anticamara. Hoy, magandang hapon daw, partner, ha? Samuel Boyet Anticamara. Sabi ho ni ma'am, Zomyang Notaok. Okay. Mahigit 44,000 na trabaho inaalok ng DOLI at iba pang ahensya ng gobyerno. Totoo kaya ito? Apply na ho kayo. Ha? Sabi ng DOLI ho at ibang ahensya ng gobyerno, sila ho'y nangangailangan ho ng 44,000 empleyado. Oh, marami-rami ito. Marami hong nawalan ng trabaho ngayon. Sakto ho ito ha. Construction worker, ha? At iba pa ha. Na mga trabaho, yung contact tracers. No, nangailangan din ho dyan. Kaya, sige na ho, i-search lamang ho ninyo itong DOLI, no? Ito, sabi ho ni Patas Balita, Sergio, mga hospital kulang na sa oxygen, paano ang mga pasyente? Patay nang dahil puro kulang sa gamit ang hospital at ang ayuda para sa tao kulang na din, hindi nabigyan. Ang iba, paano po yan? Puro kulang-kulang. Ang galing talaga. Patas Balita, eh, pagkakulang, ito na pakinggan ng Pangulo natin, dadagdagan ho niyan. Ah, yung pong kulang ang mga kagamitan sa ospital, ang totoo po, ang dami hong PPE, ang dami pong personal protective equipment, hindi natin alam kung ano pong pinagagawa nitong mga ilang opisyalis ng ating gobyerno, kung saan pinagdadala. Napakarami ho noon, ang dami nga hong mga, nakita nyo yung bakuna, eh halos mga libre pa lang ito, yung ano ba itong bansa na ito?
Ano ba ito? United Arab Emirates ba? Tama ba ako? Baka mamaya, kamali ako rito ha. Pasensya lang ha. Pasensya na kayo ha. Hindi ko na ano eh, hindi ko na isulat eh, di ba? Nag-donate din ho ng bakuna. Kaya ito ho, halos mga donation pa lang ito na sa atin. Ha? Kung may nabili man ho tayo, no? Kaya karamihan ho nito, halos donation ho ang naibigay ho sa atin. So yung pera ho natin, nandiyan pa. Meron na ho, meron na rin tayong nabili, no? Na bakuna, yung AstraZeneca, no? Pero mas marami ho na donation ho natanggap tayo, lalo na sa bansang China. Diba sabi ho ni Mary Jean Silvia Lacuesa, hi, magandang hapon, kahit best mood ako sa signal ng Globe. Salamat sa pagbati. Nako, pasensya na po. Ha, Globe? Ha? Sabi ni ano ni Mary Jean Silvia Lacuesa, ang aking kamag-anak, ikaw Globe ha, ayusin mo ha. Nagalit pa. No? Ewan ko ba? Di ba? Matapos na lamang termino ng Pangulo. Isa sa, ano yun eh, gusto ng Pangulo na may isaayos ang ating pong internet. No? Yung komunikasyon po ng internet sa ating bansa. Pero ewan ko ba, nandiyan na po si Senador Gringo Nasan. Ah, dating Senador Gringo Nasan. Para ilagay ho dyan sa DICT, no? Pero hindi pa rin nagawa ng paraan para may isaayos. Pero sabi naman ho ni dating Senador, paayos naman daw ang signal. Pero bakit ho? Eh sa akin nga po, nawala-wala din ho eh. Ha, baka gusto siguro ho ng mga internet na provider na mas mataas yung babayaran natin para mas swabe. Hindi kaya strategy ito na kanilang negosyo? Eh, nagtatanong lamang ho ha. Huwag mo kayo magalit sa akin. Kasi itong aking pong internet, mura lang ho ito eh. Kaya papatay-patay din ho. Kamisan-misan ho, nakita nyo, nawala ko sa air eh. Diba, basahin ko lamang ito sinabi ni Ma'am Maritis kanilang, sir, totoo po ba yung 20K na ayuda para sa mga senior pension as SSS at GSIS at nakapost na aprobado na raw po ng Pangulo. Okay ma'am, kung na-post po yan, aprobado, totoo po yan kasi po. Binalita na po yan ma'am. Hindi ko lang po sure ma'am kung sa SSS pensioner ba ito o sa GSIS pensioner. No? Liwanagin natin yan ma'am na mabuti ha kasi mahirap po yung magkakamali ho ako dito ha. Nasabi ko lamang, nagkamali ako, hindi ko na alala na dalawa pala yan, SSS at GSIS. No? Maraming thank you po, ma'am Maritis kanilang. Ito naman galing ho kay Sir Kibosing Vito Montoya Salvador, good PM sir. Pa-comment lang po regarding sa COVID, ang sa akin lang pagkaalam, ang virus is ano ba to? No curable dahil virus nga. Ang bakterya ay magagamot. Yan bakit kayang gamutin ng ivermectin ng ang COVID? Tama po. Mayroon po nagsasabi po katulad po ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, no? Nag-take ho siya ng ivermectin, no? Kaya nasa atin po siguro, sana nga po yung ilan po mga doctors, no? Pag-aralan nila mabuti ito para ho, 'di ba, yung para po sa ating kapakanan, 'di ba? Thank you so much ha. Vito Montoya Salvador, sa inyong comment. Magandang comment niya. Ha? Thank you so much ha. At ito naman ho si Hini Li Nari Iribal Sibial. Aba, mahabang pangalan ito. Raba, ano ba ito? Ha? Kuya Sir Jojo, punta po ako dyan sa Manila. Tulungan niyo po ako makahanap ng trabaho po. Sa panahon nito ngayon, ha, wala ho sanang problema kung wala hong pandemya sa Manila. Eh. Wala ho tayong pandemya. Ngayon po, marami ho talagang nawalan ng trabaho. Kung hindi lang ho pandemya, kung ano man po ang kakayahan ninyo, matutulungan kita para maghanap. No? Titignan ho natin. Ha? Kasi meron akong ipinasok, hindi naman kaya ng kanyang katawan. Diba? Ito po, sabi ni Ma'am Maritis kanilang, okay po, thank you, sir. Hindi, tama ho yung sinabi ho niyo, Ma'am, na virus ho talaga yan, pero nagagamot. Tama ho yan, ha? Kaya ito, si Sir Terso naman, Trangia Tunakaw. Sir Jojo, mabati po sa lahat ng mga Duterte True supporters sa pangunguna po ng mga mahal naming National Advisor, Sir Samuel Boyet Antikamara at Sir Jojo Sibial. Uy, kasama pala ako. At sa walang kapaguran na presidente ng Duterte True supporters. Thank you so much, Sir Raulito. Pres, Raulito Montero, sa lahat ng officers. So, naputol, hindi ko nabasa ng buo. Sabi ho ni hinalin, pinalakpakan niya ako. Sabi naman ho ni Ma'am Zumiano Taok, ilang taon kaya na mga senior ang makakatanggap ng ayuda. Sige po, i-research ko po yan, alamin ko po yan. Actually ho, nakapost ho yan. Nakapost ho yan. Itong pinag-usapan ho natin. Okay,
Ito ha, Meralco, ha. Last na lamang ito, alas 5 ng hapon na ho. At tayo na rin ho, yung magpapaalam na, pasamantala. Hoy, abangan nyo kami ha, sa Linggo, araw ng Linggo. Nang hapon po, ganong oras pa rin, alas 4. Medyo mahaba-haba ng konti kasi may kasama ko po si partner Samuel Boyd, anti-camera. Ha? Ito, Meralco, ha, pinalawig ang no disconnection policy sa mga customers nito sa NCR at ilang karatig probinsya hanggang Mayo 14. Okay, maraming salamat, Meralco. Ha? At ang mga illegal na estruktura na nasa labas ng Gate 1 ng New Bilibid Prison Reservation sa Muntinlupa City, giniba ng mga tauhan ng Bucor. Bakit kaya, ha? Okay, thank you so much, sabi ni Ma'am Somyong Natao. Thank you. Okay, hanggang dito lamang ho tayo, magpaalala lamang ho tayo. Stay safe, mga kapatid, kapuso, kapamilya. At kung di naman ho kailangan lumabas ng tahanan, stay at home to save lives, ho. At pag lumabas ho kayo, magsuot ng face mask, face shield. Pagdating nyo sa bahay, maghugas ng kamay. Ha? At syempre ho, observe social at physical distancing. Lalo na ho sa mga community pantry ho, sumunod kayo sa social at physical distancing. At face mask at face shield, magsuot ho kayo. At higit sa lahat, pag-aralan nyo mabuti na kung kinakailangan ba tayo magpabakuna. Okay? Daghang salamat, Mrs. Mindanao. Diyos mabalos, Bicolanos. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you, world. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanang mga Bisaya Mindanao at sa mga tanang mga taga Manila na mga Bisaya. May hapon at daghang salamat sa inyo. God bless. To God be the highest glory. At ingat po tayo, ha. Sa Linggo po, huwag niyo kalimutan. Ito sabi ni Ma'am Maritis kanilang, Sir Jojo, extend po ang ACQ hanggang May 15 pagkatapos po ba nito. Back to normal po. Depende po yan, Ma'am, ha, Maritis, kung talagang sabihin ho ng IATF, ng ilan po mga eksperto, ho, lalo na sa mga medical practitioner, ho, na po pwede na ho tayong magbalik ho sa GCQ o normal. Ang gusto ko nga sana ay MGCQ na, eh, para mas marami na negosyo mapabuksan. Diba? Sabi ng mga netizen, barya nga lang ang yung pinamimigay nila na ayuda sa tao, kulang-kulang pa. Sabi ni Sir Patas Balita. Maraming salamat, Patas Balita, Ma'am Dayang Virisilan, at sa lahat po ninyo, maraming salamat. Terso, Transjet Tunakaw, Ma'am Sumiyang, maraming salamat. At sa lahat pa po, ha, maraming salamat po sa inyo. Linggo po, ha. Magkita-kita tayo muli. Bukas ho, wala ho tayo, pahinga tayo. Ha? Labor day ho bukas. Mag-ingat ho ang mga manggagawa. Araw ho ninyo, birthday ho ninyo, piyesta nyo bukas. Pero siyempre ho, bawal ho ang get-together, ha. Baka mamaya, gayahin nyo yung mga piyesta-piyesta, katulad sa India. Ha? Sa bansang India, bawal pa ho yan. Okay, hanggang dito na lamang ho tayo. Isang magandang hapon, Pilipinas! Salamat, partner Samuel Boyd, anti-camera. See you on Sunday afternoon. Bye-bye!